Good morning, guys. So, dito tayo ngayon sa garden. Kitasin na natin yung ating ampalaya para mailuto natin siya bukas. Ayan, medyo hirap lang ako sa pag-abot kasi alam niyo na hindi tayo pinagpala masyado sa katangkaran. Pero para-paraan lang yan. Guys, tingnan nyo naman na ani nating ampalaya. May pang ampalaya con carne na tayo. Gusto kasi ng asawa ko yan, ampalaya con carne. So, pwede siyang liempo or pwede siyang baboy. Pwede siyang liempo, pwede siyang baka. So, kung alin ang gusto nyo dun. Yun naman natin tong ating mga talong na ilang piraso na pwede na yan yung iba. Mahirap na tumanda eh. Baka dumami yung buto. Higad. Makita akong higad. Patayin natin yung higad na yun. Alam ko kung pwede pa ito, try natin. Pagka hindi pa siya babuto, okay, pwede pa siyang kainin. Baka kasi sa sobrang init lang, hindi ko kasi nadidiligan itong mga nakaraan, busy. So baka dahil lang doon kaya nag-iba siya ng kulay. So try pa rin natin siya. Yan guys, yun ang nasimot natin ngayon sa garden ngayong araw na to. Ito mga ano to eh, patani. Ay, ano ba yun? Ano ba tawag dun? Ayun, sigarilyas. Ang kapal-kapal nyo na guys, hindi pa siya namumulaklak, naiinip na ako. Eh, sabi nila ganun daw talaga ang sigarilyas, kakapal ng kakapal, tapos saka siya mamumulaklak. Pero tingnan natin ano, kasi pagka naglinis na tayo ng garden, baka isama na natin siyang tanggalin. So, pansamantala, hayaan ko muna siya dyan. Hanggat nabubuhay si ampalaya, hayaan muna natin siya. Daming bunga ng ampalaya, guys. Ayan, bunga pa yan. Tapos, yung ampalaya din na yun, meron na rin siyang bunga. May bunga na rin siya. Ayun, kung nakikita ninyo, ayun. Ayun, yan, bunga yan. Isa pa lang ang bunga niya. Halos sabay ko lang siyang itinanim nung ampalaya na yun, pero mas malago to. Kasi siguro mas wala siyang kaagaw na ibang lilim. Mas malaya to, kaya siguro ganun. So guys, ito naman yung ating zinnia. Maganda yung ilang variety siya eh. Ito ang ganda ng itong gusto kong zinnia eh, kaya lang nagkaedad na siya oh. Pagka yung bata pa siya, ang cute-cute niya, ang ganda-ganda niya, ang dami niyang petals. Yan. Maliliit lang siya ngayon dahil hindi ko nga siguro nadidiligan. Ito gusto ko rin ito, ang ganda ng kulay niya oh, scarlet. Yan, ang ganda niya. So, pwede mo yung itanim ulit yung ito, itong bulaklak na tututubo siya ng panibago. Pwede uli siya. Kahit ilang beses mo siyang itanim. Ayan. Dapat nade-deadhead ko to. Kaya lang hindi ko nga sila maasikaso nitong mga nakaraan. Kaya ang lulungkot na nila. Tingnan niyo naman ang garden ko.
hindi sila ganyan dati. Pero noong July kasi, ang lakas ng ulan. Panay ang ulan. May talong pa pala tayong kukuhanin dun. Mga dalawa yata yun. Kunin natin. Lakas ng July, ay nung July, panay ang ulan. Kaya, hindi ka rin sila maakyat madalas. Tapos syempre, lunod na sila sa tubig. Kaya mga pumangit din sila. So sabi ko, pag hindi sila naging okay, hindi ka sila maasikasa, palitan na natin ang bago. Dahil nga, matagal na din naman sila. Tagal na itong mga talong na to, guys. May 1 year mahigit na yan na inaanihan ko. Kaya tagal-tagal niya na. So next time, magtatanim tayo ng cherry tomato. Yung malalaking kamatis, subukan natin yung kung kaya natin pabuongahin, ano. At saka, ano pa ba? Marami tayong tatanim. Okra, talong ulit, yung bilog na talong. Eto guys, bilog to. Black beauty eggplant. Pero ngayon kasi matanda na siya. Sabi ko sa inyo, may 1 year na tong talong na to. So, habang tumatanda yung puno, parang lumiliit na rin yung bunga niya, kaya ang liit na niya. Pero dati, ang laki talaga niyan, guys. Grabe, nakakatuwa. Black beauty eggplant ang variety niya. So, sa Ace Hardware, sa Pure Gold, meron nun. Ito lang kayo sa mga seedlings nila. May kita kayo, black beauty. Yun. So, meron siyang black beauty eggplant dito dati. Dami ko rin na ani doon, nalalaki ng bunga, so namatay na rin siya. So sobrang tagal niya na rin, sumuko na siya. Yan. Ito ang ating mulberry, ang dami niyang bunga kung makikita niyo. Ayan, dami niya, wala siyang tigil. Pag naubos yung bunga na yan, guys, magpapanibagong bunga uli siya. Ayan, ang dami. Pagka mga nahinog sila, mga lumalaki din sila. Pero hindi na importante kung maliliit man or malalaki maging bunga nila. Kasi pag napagsama-sama mo, isang juice din sila. Ibig sabihin, isang inuman din sila ng dalawa kong anak. So parang ganyan ang... Ay, nalaglag yata. Hindi. Ito, hinog na to. Ganyan siya. Ito maliit pa yan. May mas malalaki pa yan. Ayun, malaki yan. Yung dalawang hinog na yan. Kita niya sa camera. Ayun, yung dalawang hinog na yan, malalaki yan. Pero hindi ko siya kaya abutin ngayon dahil may hawak akong camera. Pero pagka ano, manguha tayo ng mulberry. Tapos i-froze lang natin yun. Tapos, may smoothie na yung mga bata. Sarap siya yung, ano, yung mulberry at saka takuan. Sarap. Paghahaluin mo sila, tapos blender mo or food processor kung meron. Yan, sarap niya. Pero, froze nyo muna, freezer nyo muna para pag blender nyo, smoothie talaga siya. Okay guys, baba na tayo. Bago tayo bumaba guys. Ang dilim doon, no? So hindi na naman maganda. Mukhang uulan na naman. Pero okay lang yan para hindi na ako magdidilig ng garden. Umulan siya. Tapos kumukulog. Talong nga pala. Kukuhanin nga pala natin yung talong. Diba? Kakadaldal, nakakalimutan. Tatlo rin pala siya. Ayun yung isa. Ito. Tsaka, ayan. Kunin natin. So, ayan si ate. Makalat na yan. Ano yan, anak? Pancake. Okay. So, mamaya, linisin natin lahat yan after ng dinner. Tapos, yung kanina, grabe, ang lakas ng kulog, lakas ng ulan. Diba sabi ko sa inyo, dilim ng langit. Kayari niya lang tumila. Pero kanina grabe yung kulog. Buti hindi natakot si Austin. Hindi siya natakot.
Hello guys, gising na siya, kumakain na siya ng spaghetti, katatapos nilang kumain ng spaghetti. Nakaligo na rin tayo, nag-exercise, pagkatapos nag-exercise pagbaba ko kasi kanina, tulog pa siya. Tulog pa sila mag-ate, so nag-exercise muna ako sa kwarto. Tapos, pagbaba ko gising na sila, kinakain ko siya ng spaghetti. Ayan, kanina niya pa inaawitan sa akin umaga yan. Kaya ngayon ko lang naipakain sa kanya kasi sabi ko, kakain siya ng kanin sa lunch. So, kaya naman sabi ko pa, may merienda ko nga sa kanya, kaya lang, tulog na. 7 PM na siya nagising magkapatid. Labas natin yung takot. Mommy! Yes, ano yan? Ano yan? Fireworks! Ay, fireworks ba yan? Ay, oo nga. May fireworks! Tabas natin ito. Ay, mami, ano ba yan? Ano ba yan? Fireworks! Fireworks yan! Fireworks! May bongong, may putok! Tabas natin itong initan. Tabas natin itong initan kasi karating na si Mahal. Galing sa labas. Sa labas kami naliligo. Hindi kami pumapasok ng bahay ng hindi muna naliligo. So, iwan na lang natin ito dyan. Ito pa yung sip. Yung kinuha ko kanina, hindi ko pa na naipapasok-pasok na natin. Saan mo nga na natin ang ilaw? Sama natin ito doon sa gulay. Plano, ito galing to sa kapatid ko sa Pasig. Hinatid sila ni Mahal sa Pasig kahapon. Kasi 2 months silang nagbakasyon dito. Sinamantala yung bakasyon ng bata. Walang pasok. So, kahapon sila hinatid. Yung sabi ko nga, hindi ko masikas yung garden kasi busy ako. Ayan. Naririnig ko yung sasakyan ng asawa ko paparating na. Diyan na siya. Ayan na nga siya. So, pogi. Ito niyo ba yun? Nakasili? Pogi. May wing air purifier si Mr. Galing kay Paring Jeng. Shout out, Paring Jeng. Thank you. Ayan. Tapos may uwi siyang papaitan galing daw sa San Miguel. Kaya nagpasain siya ng kanin. Okay na to. Hindi na siya. So, initin lang natin tong papaitan. Kumukulog na naman. Ito ko nga ng pancake na. Dapat nga mas maano mas magaan. Harap. Anak, sarado mo pinto. Sarado mo. Maipit pa ama ha. Pasok. Dahil na ha. Ay nako, ayan na yung kulog. Oh, close the door na, dali na.
Oh, pakamay mo, maipit ha. Close the door. Very good. Dandahan. Tulak mo. Kamay mo. Okay na. Nainit ko na siya, guys. Kaya lang, hindi siya maasim, so. Gusto ko sa papaitan yung maasim. Kaya nalagyan na ulit natin ng kalamansi. Para masarap. Masarap maasim. Paborito ko ito yung papaitan. Kain na tayo, guys. Sarap ng papaitan. Dinagdagan ko siya na. Siyempre. Dinagdagan ko siya ng kalamansi para ano. Masarap kasi may maasin. Yes po! Sarap. Dalawa pinabili ko yan. 90 lang yan. Tapos dalawa pinabili ko, isa binigay ko ng mami. Sarap. Yeah, isa order na yan. Isa order na. Oh. Si Nicole, patikin mo din, ha? Yung ano, dadalawang sa akin kasi, no? Alin? Si Austin, pwede pa kayo sa kanya yung bukang kasi baka makuha. Yes! Hindi. Huwag muna sa bata, eh, mahal. Sarap. Sarap, no? Sarap talaga papaitan, kaya gusto ko ito. Papaitan, papaitan. Mix ang ano, saan nangkumuta sila ng ano. Saan nalitipuan sila sila pag... Sipag niya, pinayagang matulog sa lola. Sige, ako mag, ananak, maglilikot. Magtatay. Manood na Mr. Bean. Kaya na sila. Ipit na natin itong mga laruan. Ganyan lang mga laruan niya kasi hindi pa naman ma-appreciate yung mga matitinong laruan niya. Ganyan-ganyan lang. Okay na yan sa mga bata. Yung iba dyan, mga, may mga pababae kasi yung mga pamangkin kong babae nagpunta dito last month. So hindi ko pa sila naitatala. Kaya ayun, pag kinalat ni Austin, kasama yung mga laruan na yun. Ay, meron pa. Diba? Ang kalat pag may bata. Okay lang yan. Oo, wala. Diba? Ayan, guys. Malinis na siya. Nasa lola niya na natulog yung aming talaga. Niyari niyang linisin yan. Ayan. Malinis na yan sa lagay na yan. Tapos ayan na yung gulay natin yung galing sa atik ko. Yung alugpati. Nilagay ko na muna siya dyan. Para pag niluto ko siya bukas, eh, makaready na siya. So yung talong, nilagay ko na sa ref. Yung ampalaya, hihiwain ko siya at bababad ko na siya ngayon para mabawasan ng tait. Kasi ayaw ni mahal ng mapait eh. So, hihiwain ko na siya at bababad ko na siya ngayon sa tubig para mawala yung pait niya. Ayan. Guys.
Ayan guys, na slice na natin siya. Babad ko lang siya magdamag yan sa tubig. Tapos bukas, pwede na siyang lutuin natin. Sana mabawasan yung pait. Talagay ko na lang siya sa ref. Doon na siya mag-overnight. Okay, see you bukas.